Good day mga kanyubi, I'm Noel De La Sena and welcome again to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you the two easy ways on how to split or extract names in Microsoft Excel. Marami sa mga students, professionals, and teachers ang hindi nakakaalam kung paano mag-extract or magpaghihiwa-hiwalayin ang first name, middle name, at last name kapag ang mga ito ay magkakasama sa iisang cell. Kaya hindi ko napatatagalin pa, tara at umpisahan na natin. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorial. You can also add me in your Facebook, follow me in Instagram and Twitter. The link is in the description box below. Now, let's start. Okay, first, open muna natin ang ating mga Microsoft Excel. In my case, naglagay na ako ng mga pangalan. So, I have here 15 names with last name, first name, and middle initial. So, i-extract natin siya into the last name, first name, at saka middle initial. So, first, lagay ko muna dito ang ating last name sa kabila ang first name at saka middle initial. Okay, so adjust ko lang ng konti. Then after that, ang unang part para ma-extract natin ang ating mga names, no? Ang unang way, ganito lang po ang gagawin nyo. So itatype nyo lang muna ang last name ng nasa left side natin. So, which is Abalos. Then, pag tinype natin ang pangalawa, Acosta, kung mapapansin nyo, lumalabas na ang lahat ng suggestion niya ng apelyido ng nandito sa left side nyo. So, ang gagawin nyo lang is press enter. So, nadidetect na ng Excel ang kung ano yung gusto nyong mangyari. Okay, sa first name, ganun din ang gagawin natin. So, first we have here a Kenneth. And pag nag-type tayo ng Aldrin, so hindi pa ako tapos, mapapansin nyo, lumabas na ang lahat ng first name niya. Okay, kasi separated by comma ito dito. So, all you have to do is press enter nyo rin. Ngayon, sa middle initial, paano? So, kung ano ang ginawa natin sa last name at saka sa first name, ganun din ang gagawin natin sa middle initial. So, type ko lang letter T dahil sa una. Pag type ko ng letter B, kung mapapansin nyo, same pa rin siya na ilalabas niya. Then, press enter. So, andyan na, kung makikita nyo, lumabas na ang ating middle initial. At na-separate na natin or na-extract natin ang last name, first name, at saka middle initial doon sa ating original na buong name. Ano? So, ngayon, ang ituturo ko ulit sa inyo kung paano yung pangalawa. No, the second way kung paano gawin ang ating extraction ng names. No? So, ikakopy ko muna ito at dito ko ilalagay sa kabila. Okay? So, adjust ko lang ang ating cell. Dito sa kabila, kukopyahin ko na lang to. Okay? So, ano, sorry. Diyan. Okay, dito sa kabila, dito ko ilalagay ang last name. Tapos, mamaya, dito ko ilalagay ang first name at saka ang middle name or middle initial. So, ang unang gagawin natin, i-highlight nyo lang itong names, then select data, then click text to column. Then after nyan, lalabas ang convert text to column wizard. So,
All yung, ang dalawa lang pagpipilian natin dito, we have the delimited at saka fixed. So, ang pipiliin lang po natin itong delimited. Then, click next. Okay. So, mayroon tayong by space or by comma. Okay. So, by comma muna tayo. So, itong dito sa baba, mapapansin nyo, data preview. Ito yung preview niya. So, kung mapapansin nyo dito, na-separate na ang last name sa ating first name at saka sa middle initial. Pero, magkasama pa ang mid ang first name at saka middle initial. So, gagawin natin siya mamaya ulit. So, ang gagawin na natin ngayon is click next and click finish. Okay? So, ayun. Mapapansin nyo, nag-separate na ang first name sa ating last name or middle initial din. Now, next step natin, ihiwalay natin itong first name at saka middle initial. So, highlight nyo siya ulit. Click the data. Click the text to column. At saka delimited ulit. Then, click next. Then, after nyan, imbis na comma na dahil wala silang comma, ang pipiliin nyo, uncheck nyo siya at piliin nyo ay space. Kung mapapansin nyo dito sa data preview, na separate na ang ating first name sa middle initial. Then, click next nyo na and click finish. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon siya ng additional space dito sa column. So, all you have to do is right click nyo na lang siya, then delete natin ang column na yan. Okay? So, ngayon, mapapansin nyo, kukopyahin ko lang ito, mapapansin nyo, nagkaroon na tayo, nahiwalay na natin ang ating last name, ating first name, at ating middle initial. Now, paano natin siya mapagsasama or makukombine from last first name, middle initial at saka last name. So ang gagawin natin, so i-adjust ko muna ito at dito natin ilalagay yung name. So sulat ko muna ang name. Then first na gagawin nyo, i-type nyo muna ang first name ng pangalan. So that is Kenneth, middle name space T and Abalos. Then press enter. Then pag tinype nyo siya ulit, no, Aldrin, kung mapapansin nyo, automatic na siya naglalagay. So i-press nyo lang ang enter para lumabas na siya lahat. If you have 50 students, 40 students, or hundreds list of names, no, pwede nyo siyang i-sort, pwede nyo siyang i-split or i-extract or baguhin nyo, depende kung ano yung gusto nyong mangyari. Doon sa pag-i-split natin, we have two types, no, or two easy ways para nagawa natin yon. Okay, yung kanina at saka yung paggamit ng text to columns. Okay, so ganun lang siya kadali kung paano gawin ang pag-extract at pag-combine ng names, no, para magawa ito sa ating Microsoft Excel. So maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aking channel. Sana natututo po kayo sa aking mga video. Maraming salamat po. At kapag may kailan kayong katanungan, huwag po kayong magkaatubiling magtanong. Mag-comment po sa baba or message nyo lang po ako. Maraming salamat po. God bless and stay safe. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie, hanggang sa muli, God bless and stay safe.